What's up? It's JB and welcome back to our second episode ng ating kwarto serye. This is the day. Ngayong araw na nga natin sisimulang ayusin itong aking kwarto. And this will be the last time na makikita niyo siya na ganito. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil madami pa tayong dapat gawin. At mahaba-haba pa itong ating gagawin. Kaya simulan na natin ilabas yung mga gamit dito sa loob ng aking kwarto. Para makapagsimula na tayo sa pagpipaint ng ating room. So last look dito sa aking kwarto. Ito yung mga ilalabas natin, yung kama. Tapos, itong aking lagay ng mga sapatos, yung aking working table. Tapos, yung TV tatanggalin din natin ulit yan kahit kakakabit lang yan last week. Itong aking open closet, yan, tatanggalin din natin yan. At saka itong vanity natin ditong maliit. And then, yung ating maliit na mirror is mapapalitan na yan ng isang malaking full-sized mirror. So, I'm so excited for that. Hello, mic check. Siyempre, ang una nating dapat gawin is tanggalin natin yung mga gamit, tanggalin natin yung mga obstacles sa ating pagpipintura para mas maging mapabilis tayo. At siyempre, sa buhay, kailangan naman talaga natin tanggalin yung mga hindi natin kailangan. At pag na-board ka, pwede ka namang mag-Netflix at mag-YouTube while doing your stuff. So, ayan, sige, buhat dito, buhat doon, tanggalin yung mga yan. At isabay na rin natin yung paglilinis para medyo maaliwalas tayong magpintura. So, ito yung gagamitin natin sa pagpipaint ng aking kwarto. Of course, yung ating pintura. This is gray, white, and then syempre yung paint tray, yung ating rollers na malaki, rollers na maliit, brush, tapos yung ating masking tape, and then meron tayo ditong container na hindi na ginagamit dahil nawawala na yung takip, and then yung ating masilya, yung applicator, and then itong ating drop cloth. And para sa lahat ng gagamitin ko dito, kasama to sa ating first episode, which is yung ating haul, doon yung siya makikita kung saan ko ito nakuha at kung magkano siya. Yan, takpan na natin ng ating sahig ng drop cloth, and naisipan ko na rin na hindi ko na rin tanggalin yung carpet para hindi na rin ako mahirapang magbalik. Halo-halo. Boom! Huwag niyong tularan ng aking kasyongahan. So ayan, magpintura na tayo ngayon. First coating. So ayan, medyo bara-bara kasi panigurado, sisipsipin lang naman yan ng ating pader. Kaya bumawi na lang tayo sa second coating. Very useful tong plastic na to. Kasi ayan, kung mapapansin nyo, sobrang dami ng talsik, sobrang dami ng tulo ng pintura. Kaya buti na lang talaga, meron tayong nabiling plastic na pang drop. Ano naman tawag sa kanya? Drop cloth. Yon. Kasi ayun, sobrang dami ng talsik. Kung walang ganyan, malamang yung ating carpet is maging polka dots na lang din. So yan, let's proceed. Balik tayo sa pagpipintura para matapos nyo. Ngayon, ang ginagawa ko is tinatakpan ko yung mga previous butas natin, yung mga dating pinagpakuan, para pag pininturahan natin siya, mas maging smooth siya. So, tanggalin na natin yung TV dahil gagawin na natin yung ating geometric wall. Ang ginamit ko dyan is masking tape, hindi naman yung pinakamanipis, parang mga medium size yung ginamit ko. And then, kailangan i-make sure nyo lang na laging straight line yung gagawin nyo, para mas maganda ang kalabasan. And another tip na mabibigay ko sa inyo is after nyo ilagay yung masking tape, is punasan nyo siya para make sure na nakadikit yung mga masking tape at hindi siya mag-bleed. Tulad niyang ginagawa ko na yan. Next step, naglagay lang ako ng indicator kung saan ko siya dapat i-paint kasi I'll be using 3 shades of gray. So simulan na natin sa unang shade ng gray. Second coating. Fast forward, I'm now to my darkest shade ng gray. And for the last color, dito sa ating geometric wall. So ayan, paint. At habang pinapatuyo ko itong ating geometric wall, sinimulan ko na rin pinturahan yung iba pang pader dito sa ating kwarto. And then after that is naglagay na ako ng masking tape sa kisame at saka sa pader para sa ating black lining all over our room. So ayan, tulad ng ginagawa ko. And then ngayon is pinipinturahan ko na siya ng itim sa pader at saka sa kisame.
And then, it's now time to remove yung ating masking tape. Medyo satisfying talaga lagi yung pagtatanggal ng masking tape. Ayan. After that, nag-drill na ako para sa ating blinds na ipapalit sa ating dating curtain. And then, syempre, medyo dusty, so vacuumin natin yan. Ayan, ipasok na natin yung tox. Tox yata yung tawag dyan. And now, I'm now installing yung pinaka-mount ng blind. So, ayan, sige, ikot-ikot. Tulad ng pagkapaikot niyang ginawa sa'yo. So, ayan, moment of truth. Yes, it's going down. Oh, diba? I'm so proud of myself. At ngayon tapos na tayo magpintura, ipasok na natin ulit yung mga gamit at i-organize na natin yung ating mga gamit na ating mga binili from our first episode, yung ating haul, gamitin na natin siya. So ayan, iniba natin yung ating pwesto ng ating mga shoe storage. And buksan na natin yung ating mga bago at fresh na bagong mga unan. Sige yan, pagpagin mo para tumambok.